Sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Mr. Hans Leo Cacdac, ang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Sisod po ito. Magandang tanghali, Connie, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mm-hmm. Sir, meron pa ho bang mga OFW na stranded pa rin hanggang sa ngayon? Well, we've been doing the rounds, no? Nag-rounds tayo dito since nung linggo pa. At of course, yung mga nangangailangan na matutuluyan ay binibigyan natin ng hotel. Meron din tayong coordination sa ilang airlines, katulad ng PAL, saka ng Etihad. And so, meron namang din na po provide yung dalawang airlines na yun na nabanggit ko. As far as we know, naibsan na talaga yung sitwasyon at wala na tayo so far nakikita mga naghihintay pa dito at nangangailangan ng matutuluyan. However, Connie, ang mga tao naman natin ay we do the rounds, no? And meron ding outpost na ibinigay sa atin si GM Ed Monreal dito sa yung dating terminal fee refund counter dito sa papuntang gate 7, 8, 9, 10, etc. ay nasa sa atin na rin, binigay na rin sa atin. Pasalamat natin kay GM Monreal at pasalamat din sa PAL management, no, sa coordination natin for the last few days. So kung sino man po ang nangangailangan pa ng tulong dito sa airport, lumapit lang sa OWWA counter, OWWA lounge doon sa departure and dito sa ating pwesto dito sa may gates, sa papuntang gate 7, 8, 9, 10. Opo, alright. Meron ho ba tayong estimated count kung ilan po ang mga OFW na na-stranded over the past few days? Wala tayong count na ganun. However, kasi we work under yung nangangailangan ng tulong, ano, these last 3 days. And by my own count, ano, at least 250. Yung lumapit sa atin at humingi ng tulong one way or another. Ranging from nangangailangan ng pagkain to yung sumasakit ang ulo and therefore kailangan dalhin sa clinic dito sa NAIA. Mm-hmm. And mangangailangan ng hotel. So iba-ibang range naman ng needs nila, no, na hinihingi nila sa atin. Oh, what about, sir? Meron din mga nangangailangan dahil pa-expire na raw yung visa. Tapos hindi daw sila sigurado kung kailan sila makakaalis. Yes, yes. Ano na po ang ginagawa natin pag-alalay sa kanila? Yes, yes, Connie. Kikinapos lang ako sa hininga ko. Kaya sige, go ahead. Pero ang pagpapatuloy nun ay yung sa rebooking. Nakikipag-coordinate. In fact, isang dahilan kaya nandito ako ngayon ay may special flight na isinagawa ang PAL to Saudi. At naisakay ang higit kumulang, sinasakay pa rin, may boarding process, ang higit kumulang 200 na stranded. And so nakikipag-coordinate tayo sa airline sa rebooking. Doon sa issue ng expiring visas, ngayong Biyernes, halimbawa, ay nakipag-coordinate naman tayo sa Saudi Embassy. At ngayong Biyernes, magsasama tayo ng mga ilang OFWs na nag-expire yung kanilang visas. And we will request the Saudi Embassy here in Manila to renew or extend their re-entry visas. And we will do the same with the other embassies. So lumapit lang po sa amin. Nagbigay kami ng anunsyo ng hotline. Uh-huh. 551, landline ho ito. So 551-1560. Tumawag lang po doon kung may issues patungkol sa expiring re-entry visas. Okay, 551, ano ho ulit? 1560. 1560. 551-1560. Landline yun, Connie. So, 02 yun. Hindi siya cellphone. Alright. Pero meron din hong daw mga naapektuhan ng mga pilgrims sa Hajj, no? Ano ho naman ang tulong na naibigay po natin sa kanila kaya? Well, yung sa mga naapektuhan pilgrims ng Hajj ay we coordinate naman with them sa airlines. Meron ding division of work, of course, dito sa airport with the GM and the airline, with NAIA and the airlines and other agencies. Kasi nga, OWWA, we cater to the OWWA members, OFWs, and their families. So we coordinate. And then, of course, kung OFW yung nangangailangan ng tulong sa Hajj assistance, tinutulungan din natin ng mga nabanggit kong assistance. Okay. Sir, para lang din ho ma-flash natin muli, ano, at masigurado lang natin yung inyo pong numero. Yung landline lang ho, pakiulit natin muli. Okay. It's landline 551-1560. Meron pa ho ba 551-1560. Iba? Yun na ho yun. 551-1560. Okay. Yan po ang ating naka-flash na ngayon.
All other concerns, but particularly dun sa mga may issue patungkol sa expiring work visa o kaya yung empleyo nila, kung meron silang employer na parang hindi nauunawa ng sitwasyon at kailangan paliwanagan ng ating welfare officer or labor attaché. I see. That's a good move. At least makakatulong ng husto po yan. Maraming salamat po, sir, sa inyo pong binigay sa aming oras. Salamat, Connie, sa pagkakataon. Salamat po sa inyo, thank mga tagapapinig na panood. Yan po naman si Mr. Hans Leo Cacdac, ang administrator ng OWWA.